What's up mga ka-engineering? Ako si Engineering Camacho. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang coverage ng entrance exam o yung admission test. At kung paano pumasa rito. Bago natin simulan ang video na ito, huwag niyong kakalimutan na isubscribe ang channel na ito at hit that bell icon para maging updated sa mga video tulad nito. Napakahalaga ng isang entrance exam o admission test dahil ito ang isa sa mga basihan para makapasok kayo sa pinapangarap nyo na university. Hindi katulad ng mga private college na hindi nagpapa-entrance exam, ang mga bigating public university ay nagpapa-entrance exam para salain ang mga estudyante na papasok dito. Hindi lang entrance exam ang batayan para makapasok kayo sa pinapangarap nyong university. Kailangan nyo din ng magagandang grades sa high school. Pangkaraniwang may basihan ng mga university na 40-60. O yung 40% ay manggagaling sa grades nyo nung high school. At yung 60% naman ay manggagaling sa scores nyo sa entrance exam. Karamihan din sa mga universities ay nagre-require ng matataas na grades. Halimbawa na lang, kung ang first choice nyo na course ay engineering, kailangan nyo ng hindi bababa sa 90 ang grades sa math at science. Kung mataas na ang grades nyo nung high school kayo, ang kailangan nyo ng pagpukusan ay ang exam. Kailangan nyo paghahanda nito para siguradong makapasa kayo sa exam. Subukan nyo rin mag-apply sa iba nyo pang choice na university para sakaling hindi pala rin sa isang university, may iba pa kayong choice na university na papasukan. Tumatagal ng 1 to 5 hours ang exam depende sa university na papasukan nyo. Sa UP, halimbawa na lang, meron kayong 5 hours para tapusin ang buong exam. Sa State Polytechnic University naman na pinapasukan ko, meron lamang kaming 30 to 45 minutes para tapusin ang buong exam. Mas maikli kumpara dun sa bigating universities na meron sa Maynila. Karamihan sa mga university entrance exam ay nahahati sa apat na bahagi. Ito ay ang mathematics, science, language proficiency, at reading comprehension. Basically, ito yung mga natutunan natin nung high school. Una, sa bahagi ng mathematics, kailangan yung aralin ang arithmetic and numbers, algebra, geometry, trigonometry, at statistics. Dun sa arithmetic and numbers sense, naglalaman ito ng basic algebraic principles, real and imaginary numbers, fractions, percents, and decimals. Pati na rin yung wastong paggamit ng operations gamit ang PEMDAS. Sa algebra naman, kailangan yung aralin ang algebraic expressions, exponents, factoring, Cartesian coordinate system, inequalities, mapa linear man yan o quadratic, etc. Linear equations, negative numbers, polynomials, quadratic equations, radicals, mapa square root man yan, cubic root, etc. Ratio and proportion, rational expressions, squares, at word problems. Sa trigonometry, kasama rito ang angle identities, area and triangle laws, basic trigonometric functions, mapa sine, cosine, tangent, etc. Unit circle, at meron ding word problems. Sa statistics, meron itong factorials, logic, mean, median, mode, at probability. May karagdagan pa sa mga ito, pero hindi sa lahat ng universities. Pwede silang maglagay ng pre-calculus at calculus. Naglalaman ito ng limits, basic integration, at differentiation. Ito yung scope ng mathematics na maaaring mapasama sa isang university entrance exam. Pero pangkaraniwang nilalaman ng bahagi ng mathematics ay mostly algebra. Pero nagbabago rin ito. Kailangan lang natin maintindihan ang basics ng mga topics na nabanggit ko. At importante na mag-practice na mag-solve. At paalala, bawal po gumamit ng calculator sa exam. Ang ikalawang bahagi na kailangan nating aralin ay yung science. Nahahati ito sa earth science, biology, chemistry, physics, at astronomy. Sa earth science, maaring mapasama ang layers of the earth and its composition. Rocks and minerals, plate tectonics, earthquakes, volcanoes, climate, weather, at atmosphere.
Sa biology naman, kasama rito ang ecosystem, taxonomy, biochemical cycles, plants and photosynthesis, animal biology, cell biology, genetics and heredity, at human anatomy. Sa chemistry, kabilang dito ang conversion of units, elements and compound and mixtures, states of matter, periodic table, electronic configuration, chemical reactions, stoichiometry, at iba pa. Sa physics, kailangan nyong aralin ang law of motion, scalar and vector quantities, relative velocities, force, work, energy and power, light, sound and waves, at electricity and magnetism. Sa astronomy naman, kailangan nyong aralin ng history of astronomy, origin of the universe and solar system and its planets, how the earth was formed, motions of the earth, motions of the moon, at other celestial bodies in space. Maaring yung pagpokusan dito yung earth science at simple computation sa chemistry at physics. Ang may isasuggest ko lang base sa mga nababasa ko, iwasan nyo ang pagme-memorize. Aralin natin yung concept at makakatulong din yung panonood ng mga topics na nabanggit ko para mas tumatak sa isip natin. Ang pangatlong bahagi naman ay ang language proficiency na naglalaman ng vocabulary at grammar and composition na mayroon sa English at Filipino. Ang vocabulary ay naglalaman ng word definitions, spelling, synonyms, antonyms, homonyms, at confusing words. Sa grammar and composition naman, kailangan nating aralin ang parts of speech, correct usage of words and punctuations, capitalizations, figures of speech, subject-verb agreement, sentence constructions, modifiers, at active and passive voice. Sa lahat ng bahagi ng entrance exam, ang language proficiency ang may pinakamaraming number of questions. Pero kung master niyo na ang English at Filipino, madadalian na kayo na sagutan nito. At isa pa, maaari ring maglagay sila dito ng essay writing. Ang tip ko lang sa bahaging ito, ihanda nyo ang sarili nyo sa paggamit ng mga salita. Magbasa ng libro, balita, makakatulong din yung pagsusulat ng stories, vlogs, at makakatulong din yung panonood ng mga lectures. Subukan nyo rin na maging habit ang matuto ng isang salita kada araw. Malaking tulong din yan para mas lumawak ang ating bokabularyo. Ang pang-apat at ang panghuli ay ang reading comprehension. Kailangan nyong aralin sa bagay ito ay ang topic sentence, appropriate title of selection, essays, poetry, short stories, speeches, figure of speech, author's point of view, literary and textual criticism, meaning through context clues, drawing conclusions, inference, at facts and opinions. Sa bahaging ito, siguradong bubusigin kayo sa mga babasahin. Once na maaral nyo na ang topics under reading comprehension, ang kailangan nyo na lang i-improve ay ang reading comprehension itself. Kailangan nyo bumilis ang pagbabasa at the same time, dapat naiintindihan nyo yung mga binabasa nyo. Ang kailangan natin dito ay maging habit ang pagbabasa. Basa lang ng basa ng stories, articles, news, galing man yan sa books, internet, Wattpad, okay na okay yan para ma-practice tayo sa pagbabasa. So, ayan yung mga topics na covered ng isang entrance exam. Kailangan nating maipasa ang exam nito para makapasok tayo sa napili nating university. Siguraduhin din nating sapat ang scores natin sa exam para maging qualified sa first choice na course na napili natin. Halimbawa na lang, ako, first choice ko ang civil engineering. Dapat na mataas ang scores ko sa math at science. Ganun na rin ang grades ko sa math at science nung high school ako para maging qualified for interview sa chosen course ko. At ito lamang po para sa video na ito. Huwag niyong kakalimutan na i-like ang video na ito at mag-comment. At huwag niyo na rin kakalimutan na mag-subscribe. At pindutin ang bell icon para maging updated sa mga video tulad nito.